Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang Kwaresma, hindi lang oras ng pagninilay-nilay para sa mga antingero o yung mga gumagamit ng anting-anting. Panahon din ito para subukin ang di umano bisa ng mga pinaniniwalaan nilang agimat. Paalala lang po, sensitibong ilang video ang inyong mapapanood. Huwag na huwag pong gagayahin ang kanilang napaka-peligrosong ritual. Tuwing Semana Santa, si Waterloo, Mulalipas City, Batangas, hinahanda ang kanyang mga anting-anting. Hindi lang po apat na beses sa araw magdasal. Kung lahat ng puder at dasal na ikakarga mo sa buong katawan mo, meron siya mga agimat na iba-iba raw ang gamit. Pero ang kakayahang manggamot, mas lumalakas daw kung ang mga nais sa kanilang umanib, magpapabasbas pamamagitan ng pagpapataga ng hindi naman daw nasusugatan. Babala, huwag gagayahin dahil napakadelikado. Totoo nga bang hindi sila nasasaktan dahil sa kanilang anting-anting na lumalakas daw ang bisa tuwing mahal na araw? Kuya Kim, bakit may paniniwala na lumalakas ang kapangyarihan ng anting-anting tuwing sasapit ang mahal na araw? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang mga Pinoy merong paniniwala na mas lumalakas ang bisa at kapangyarihan ng mga anting-anting tuwing mahal na araw kung kailan patay si Jesus. Ito ay paghahalo ng katutubong paniniwala at pati ng Kristyanismo. Ay paniniwala ng mga Pilipino sa anting-anting. Pero nung dumating ang mga Kastila, na-transform ito sa pagkakaroon ng Christian images. Nandito tayo sa Quiapo ngayon kung saan binabagsak at binibenta ang iba't ibang mga agimat at anting-anting. May iba't ibang anting-anting at iba't ibang mga rehiyon dito sa Pilipinas. Sa Ilocos, meron silang babato o gingginamot. Ang mga Ifugao naman, meron silang agimat na ang tawag ay linglingo, pari itong isang pendant o kaya ginagawang hikaw. Sa Mystic Island ng Sikihar naman, meron silang tinatawag na habak na ginagamit nila pang proteksyon. Tuwing Semana Santa, maraming manggagamot din ang umaakyat sa Mount Banahaw dahil sa paniniwalang may kapangyarihan ng bundok para i-recharge ang kapangyarihan ng mga anting-anting. Iniisip nila na mas potent o mas malakas ang mga kapangyarihang ito kapag Biyernes Santo, patay ang Diyos. Sa konsepto ng mahal na araw, nagapi mo yung kadiliman at nagtagumpay yung liwanag. Samantala si Waterloo, binaga, pero himala raw, hindi nasugatan. Kasi may taglay na kakunatan yung balat nating pwedeng magmukha siyang parang malakas yung pwersa, pero hindi naman po gaano kalakas. Posible din na hindi masyadong matalim yung blade. Pero alam niyo ba na maging ang ilan nating mga bayani naniniwala sa bisa ng anting-anting tulad ng isang general na ang kanyang agimat sinusuot na parang damit? Ito ang mga nakasulat na orasyon at nakaguhit sa imahe sa tsalekong anting-anting na mainam daw na proteksyon. Isa sa pinakasikatan na nagmamay-ari ng ganitong klaseng anting-anting ang bayaning general na si Macario Sacay na nakipagdigma noon sa revolusyon laban sa mga Kastila sa Philippine-American War. Ang kanyang tsalekong anting-anting nasa pangangalaga ngayon ng U.S. National Archives. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang. Hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.